What's up sa ating mga kawanabis and welcome back po dito sa ating channel One Day Vlog. So ngayon po meron tayong guest at narito po tayo ngayon sa kanyang farm, si Ma'am Rita. So ngayon, ang episode po natin ay kung paano mag-harvest ng mushroom. So nandito po tayo sa farm ni Ma'am Rita at papakita ko po sa inyo mamaya kung paano ba ginagawa itong pag-harvest at kung paano simulan para magkaroon tayo ng mushroom. So yun, abangan nyo kami mamaya at iikot namin kayo kung ano mga gamit sa pagtatanim ng mushroom at kung ano yung mga paano pag-harvest natin. So yun, kung kayo ay bago pa lang dito sa aking channel, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Mga kawanabis, tapos na po kami mag-harvest. Nakita nyo po kanina kung paano kami pumasok dun sa farmhouse. Pinakita namin yung laboratory, pinakita namin yung ano ngayon natin, incubation, growing house. Tapos nag-harvest tayo ng mushroom kasama si Ma'am Rita. So, yun, i-share po ni Ma'am Rita kung paano ba sinisimulan pagpa-farm po ng mushroom. So, ate, yung paano ba simulan para magkaroon tayo ng ng mga ganito? Paano tayo magpapasika ng ganito? So, at ano ang simula nun? Anong ginagawa? Ang procedure po niyan, una-una, mag-collecta tayo ng rice straw. Yun, meron tayong dayami. Collection ng rice straw. Then, ibababad po natin magdamag. Tapos, ating pong patitigisin o patutuluin para matrain. Then, after po nun, tatantarin natin yung mga dayami. Isa ngayon po kami manumano na nagtutulong-tulong para po matatad yung mga dayami. Then after po noon, imimix natin yung ingredients. Then 7 days to 10 days i-ferment. Then after po noon, ibabaging. Ito na po yung bagging na sinasabi. Kaya meron po tayo dito yung binaging nung last Sunday. Ito na po yon. After po nitong mabag, pwede na po siyang ipapasteurize dyan sa ating drum. Ayan, 6 to 8 hours po natin siya niluluto, then palalamigin na magdamag, tapos po tatamnan. Ayun, pag natamnan natin, yun na nga po yung incubate natin ng 1 month, yes. Nasa incubation period. So kanina nakita nyo yung incubation, yun, dun ay ilalagay ito mga ganito. After na ma-fully, ma-colonize na po yung fully ramified na po yung ating fruiting bags, o ma-puno ng amag, transfer na po natin yan sa ating mushroom growing house. Ayan. Ito so, po ang ating mushroom. Ito po ang tinatawag nating white oyster mushroom. Ang ganda nyo. Ayan. So kanina nakita nyo, pumasok kami sa growing house at nag-harvest nito. Ito yung harvest namin. Sobrang sariwa. Ang ganda guys. Ayan. Yung iba po medyo na-dry na kasi nga po ay hindi na po natin na harvest. Na monitor na nalimutan na po. So kunyari ganito, kunyari din harvest at medyo luwi na siya. Meron pa rin siyang pwedeng gawin. Ayan, pwede po natin ito i-process. Hindi gawin natin siyang dried mushroom or powdered mushroom. Pero sa ngayon po, hindi pa po natin natutuloy-tuloy kasi nga po wala tayong mga gamit pa na pang pulverize. So, yun nga po pala, bago pa lang sila na, si Ma'am Rita ay bago pa lang dito sa mushroom farm. Kaya, kulang pa yung kagamitan. So, ang ginagawa lang nila ngayon ay yung kung paano magtanim. Pinapromote na rin po nila para at least kung mag-boom, susunod-sunod na yan kung dapat
dapat gawin din sa mga mushroom na to. Actually, bigyan ko kayo ng konting background. Ano po, bakit po kami nag-engage sa mushroom production? Kasi unang-una po, ang advocacy po kasi natin ay i-promote natin yung healthy living. So, yung maging healthy tayo sa ating araw-araw na lifetime. Pang-araw-araw na buhay. Ngayon po, tayo po, kasi ang mushroom po maraming health benefits. Ito po ay maganda sa ating, meron po itong magpalalakas ng ating mga katawan, may calcium content, marami po siyang ano natin sa next plan ni Kuya Alan, i-give natin. Tapos alam niyo guys, pwede rin ito sa mga katulad ko na mga nag-gym, sa mga medyo nagda-diet, mga healthy conscious. Ang ganda niya guys, maganda ito sa katawan at pang-iwas din sa mga fats. Yan. So pwede natin itong gamitin, alternative to sa ating mga diet sa mga nag-gym, nag-workout. Actually, ito po ay pang alternative natin sa mga karne, sa mga health conscious yes, po. Lalo na po sa mga diabetic, sa mga mataas yung may hypertension. Ito na po yung ating alternative. So kasi ang lasa nito, para siyang meat. Kaya pag niluto mo, para siyang karne rin. Ayun po. So yun, masarap. Equivalent siya ng karne. So yun. Ilan sa mga ginawa ni Ma'am Rita, ito yung tinatawag namin na. Ito, mushroom chicharon. Ito yung galing dito. So, tinutuyo talaga siya bago gawin? Hindi. Ano po siya? Fresh siya. Ah, fresh to. Fresh namin siyang ginagawa. Kasama namin si Natita Rose yan. Oo. Ito yung mga finished product nila ng mga mushroom chicharon. So, yun. Sa mga healthy conscious dyan. Kung gusto niya chicharon na hindi masyadong ma-fats. Ganda nito sa katawan. Ito po ay organically grown. Tsaka po, ang preparation nito sa pagluluto, lahat po ay organic. Siyempre, tikman natin kung masarap. Tikman po yan. The best. Sarap. Anong feeling mo, Kuya Alan? Parang kumain ng chicharon na baboy na may karne. Tapos may lasa siya. So, masarap to. Wala po siyang seasoning added na mga synthetic. Ang lutong pati. So yun, kung gusto niyo yung matikman itong mga mushroom chicharon, PM nyo lang ako at di-deliver po namin for free. Yeah. For free ngayon, mga susod na lang. Ngayon mga synthetic. So ngayon, dahil pinapromote po namin ngayon, pwede ko po i-deliver sa inyo ng for free po. So yun, mga mag pre-order na po kayo at para ma-prepare po namin, may deliver namin sa inyo. Ayun. Same rin po, kung gusto niyo mga fresh mushroom, PM niyo rin po ako para maayos natin kung ilang kilong gusto niyo. Tsaka sa may mga business dyan na kailangan niyo mushroom, pwede po kami mag-supply sa inyo. So ngayon, wala pa naman kaming nasusupplyan. So medyo marami-rami pa rin naman yung harvest namin. So, sa mga businessman dyan na kailangan nyo ng mushroom, PM lang po kayo sa akin. At pag-usapan po natin about dito sa mushroom. Yun. So, yun. Habang nag-usap kayo ni Ma'am Rita, ipa-coffee pa siya. So, organic din siya. Kapeng barako. Saka may kamotikyo dito. So, yun guys. Inuulit ko po, kung kailangan niyo po ng mushroom, PM niyo lang po ako. Kontak ko po si Ma'am Rita para may ready po niya yung mga orders niyo. So sa mga susunod na vlog ko po, try po natin kung ano yung mga pwedeng gawin dito sa mushroom para at least may mga knowledge tayo kung ano ba ang mga pwedeng gawin dito sa mushroom bukod dun sa chicharon. So may narin ako kanina, gumagawa din sila ng mga mushroom sisig. So yun. Burger din. So, pwede nating alternative yun sa mga burger natin na medyo maraming fats. So, ito, napaka-healthy po niya. So, yun. Ma'am Rita, pwede kayong mag-invite kung sino po ang may gusto niya daw mushroom. Pwede niyo po silang gitaan paano kayo makakontak. Sa lahat po ng viewers, welcome po kayo sa aming maliit na mushroom farm. Kasama ko po dito ang mga
pagigiting ng mga kababaihan. Yes. Halika, Tita Ros, pakilala ka namin. Ito po ang aking mga paglayaw dito sa araw-araw namin. Paghahanap, pagkatatantad, pagbagay. Si Tita Ros po, Tita Ros, yan. Ang magandang mga. Isa po sa mga tumutulong para magbumawa ng mga ganito. So yun, tulungan niyo po kami na ma-promote po itong ating mushroom. Kasi hindi lang naman to para kumita, kundi para rin sa health benefits din po ng mga magiging na suki po natin. Ulitin ko, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel, One Day Vlog. At syempre, i-like nyo na rin at i-share para po naman na malaman din po ng iba ng mga kaibigan natin dyan. So yun, see you po sa next episode natin. Yes, bye-bye. Have a good day. Yes. We'll be right back.